What's up mga ka-money magnet? Narito na naman tayo sa mga dapat nating gawin sa pagsalubong ng bagong taong 2024. Ang mga bagay na to ay magbibigay sa iyo ng kaswertihan ngayong taong 2024. Ang unang bagay na dapat nating gawin ay syempre ang pagpapaputok o pag-iingay sa pagsalubong ng bagong taon. Sinasabi kasing mas maingay, mas maganda, dahil ito'y nagtataboy ng kamalasan. Ngunit, pwede naman kayong gumamit ng fireworks lang o kaya naman torotot o patunugin niyo yung mga kardero, lahat ng pwede niyong patunugin para mas maingay dahil ang mga negatibong enerhiya na nagtagal dyan noong taong 2023 ay nagdulot ng kamalasan. At gusto natin ang lahat ng yan ay maitaboy at maalis sa ating mga tahanan. Sa pamamagitan ng pag-iingay, ang mga ligaw na espiritu, ang mga negatibong espiritu ay mawawala. Siyempre, hindi natin kakalimutan ang pagsusuot ng mga kulay pula. Ang mga kulay pula na yan ay nagpapalakas ng enerhiya. Kapag ikaw ay nakasuot ng kulay pula, pagpasok pa lang ng pagsalubong ng bagong taon, lumalakas na ang enerhiya, kaya ang enerhiyang yan ay magdadala sa iyo ng magandang buhay sa buong taong 2024. Ngunit huwag mong sosobrahan. Kung sa loob naman ng tahanan ay maglalagay ka ng mga kulay pula, ay limitahan mo lamang. Hindi yung lahat ng gamit sa bahay mo ay kulay pula. Dahil ang sobrang lakas ng enerhiya ay magdudulot ng pag-aaway. Kaya katamtaman lamang. Tama lamang at huwag sobra. Dahil anumang bagay na sobra ay hindi na maganda at maaari nang magbigay ng kamalasan. Ngunit kung ito'y limitado lamang, ang enerhiya ay magiging tama lamang ang pasok sa buong taong 2024. At kapag tama ang enerhiyang pumapasok sa buong taong 2024, ay makapagdudulot ito ng isang matinding kaswertihan. Siyempre, meron ba kayong mga stereo, television, radio sa loob ng bahay mo? Ang mga bagay niyan ay dapat din na binubuksan ng mas malakas pagsapit ng bagong taong 2024. Mas maingay, mas maganda. Kahit sa negosyo mo, lahat ng pwede mong patugtugin ay patugtugin mo na. Kung meron ka namang mga sasakyan, ay paandarin mo na. Kapag kasi nakalimutan mong paandarin ang mga sasakyan na yan o mga motor na meron ka, magiging sirain ito sa buong taon. Ngunit kapag ito'y napaandar mo at napatunog mo sa pagsapit ng bagong taon, buong taong magiging maganda ang andar at takbo ng mga sasakyan na yan. Sa loob naman ng tahanan, buong taong tanggal ang mga negatibong enerhiya at walang kamalasan na magbibigay sa iyo. Isa rin itong paraan para maproteksyonan ka laban sa mga negatibong enerhiya na sumakop sa iyong buhay noong taong 2023 na nagdulot ng kamalasan. At ayaw naman nating mangyari ang bagay na yan. Kaya kung gusto mo na ikaw ay swertihin, gawin mo yan. Huwag mo rin kalimutan ang mga bilugan na prutas. Ang mga bilugan na prutas ay dapat meron sa iyong hapagkainan. Kahit nga hindi pagsalubong ng bagong taon, buong taon ay dapat na meron kang prutas. Lalo na sa pagsalubong, 13 na prutas ay mas mainam. Mga bilugan at matatamis na prutas ang ihain mo. Kasi naman, kapag ikaw ay naglagay ng maasim na prutas sa iyong hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon, ay magiging maasim din ang takbo ng iyong pamumuhay. Limitahan mo lamang sa mga masuswerteng prutas. Huwag mong kalimutan ang pinya na swerte kapag ikaw ay may negosyo. Ang mga syempre, hindi mawawala ang oranges na nagbibigay ng abundance tulad ng ketket at orange, apple, saging yan ang mga swerte. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan na maglagay ng ampaw sa likod ng iyong pintuan. Ang mga ampaw na yan ay mainam na merong 168 pesos na laman. Pagkatapos, isulat mo rin ang iyong kahilingan. Sa bawat ampaw, may isang kahilingan. At padaya mo din ang lagay sa likod ng pintuan. Hayaan mo lang nakalagay yan sa likod ng pintuan mo sa buong taon. At siguradong sa buong taon na yan ay siswertihin ka sa buhay mo. Sa buong taon na yan ay dadami ang pera mo. Sa buong taon na yan, kung ano ang isinulat mo na inilagay mo sa ampaw ay magaganap at mangyayari. Ganyan kapangyarihan ng mga ampaw na yan. Kapag minanipes mo ang isang bagay, kapag hiniling mo ang isang bagay at sinulat mo pa ito sa papel at inilagay mo sa pampaw at inilagay mo sa likod ng pintuan, siguradong ang lahat ng isinulat mo ay matutupad.
Siyempre, maglagay ka rin for abundance and prosperity ng mga maswerteng pagkain. Huwag mo kalimutan ang malalagkit na pagkain. Ang malalagkit na pagkain ay nagbibigay ng dikit-dikit na pagsasama ng buong pamilya. Ang matatamis na pagkain ay nagbibigay ng tamis ng pagsasama. Kung merong lechon, kahit ulo lang, magbibigay ng abundance and prosperity. Mga prutas o bilugan na prutas ay nagbibigay ng walang sawang tagumpay sa lahat ng mga taong nakatira sa iyong tahanan. Kapag punong-puno ang iyong hapagkainan ng mga pagkain na yan, buong taon kang siswertihin sa iyong buhay. At syempre, hindi ubos biyaya. Kung meron mang mga tira, dapat ang pagkain na meron ka ay manatili sa iyong mga rep o sa iyong lalagyanan ng mga isang linggo. Hindi yung isang araw ay ubos na agad. Kung mananatili yan naman kahit isang linggo na meron ka pang mga pagkain, ay buong taong hindi ka mauubusan. Buong taong sasagana ang iyong buhay at buong taong siswertihin ka talaga. Siyempre, huwag mong kalimutang lagyan ng laman ang buong rep mo. Lagyan ng stock ang mga tokador mo. Lagyan ng lalang mga jar mo, punong-puno. Huwag mong hayaan na may jar na empty sa loob ng tahanan sa pagpasok ng bagong taon, lalo na ang mga bigas. Ang mga bigas ay kasaganahan. Kapag ang bigasan mo ay punong-puno sa pagsalubong ng bagong taon, ang kasaganahan ay mapapa sa iyong buhay. At ang mga garapon naman ay lagyan mo ng asukal, lagyan mo ng toyo, patis, lagyan mo ng asin, mantika na punong-puno. Ang mga bagay niyan ay nakapagdudulot din ng kasaganahan sa iyong buhay, lalo na kung ang iyong rep ay punong-puno sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ay magbibigay sa iyo ng isang magandang buhay, abundance, prosperity na inaasam at hinihangad mo sa buhay. Mangyayari at magaganap yan sa iyong buhay. Siyempre, pagsalubong ng bagong taon, huwag ka nang maglilinis. Kung hindi pa sumasapit ang bagong taon, natural, linisin mo ang buong kabahayan. Pero pagsalubong sa unang araw, huwag ka nang maghuhugas, huwag ka nang magwawalis kasi para mo na rin itinataboy ang grasya na nasa loob na ng iyong tahanan. Mas mainam na gumamit ka muna ng paper plate para hindi ka maghugas sa pagsalubong ng bagong taon. At linisin mo na ang buong kabahayan, hindi pa sumasapit ang bagong taon para pagdating ng bagong taon ay wala ka ng anumang lilinisin at hindi mo mailalabas ang grasyang pumasok sa araw na yan. Para sa ganun, ang grasya na yan ay manatili sa iyong buhay sa loob ng 2024. At ang kasaganahan ay mapa sa iyo, hindi ka maghirap at hindi mahirapan sa iyong buhay. Ang kasaganahan ay mapapa sa iyo ngayong 2024 kapag ginawa mo ang mga pampaswerteng ito, tiyak na ang kasaganahan ay hindi mawawala sa piling mo. Kasaganahan, tagumpay, abundance, and prosperity ay makakamit mo sa 2024.